Mahal, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Hesus, ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Hesus, ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamta ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang ahatol sa sanlibutan? At kung kayo ang ahatol sa sanlibutan, hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Di ba ninyo alam na tayo ang ahatol sa mga anghel? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Kung kayo'y may usapin, idudulog pa ba ninyo ito sa mga taong di kinikilala ng simbahan? Mahiyahiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong magayos sa sigalutan ng magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman, kapatid laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya? Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tisi na lamang ninyo ang pang-api at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit, kayo pa ang nang-aapi at nandaraya sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam
na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos, huwag ninyong dayain ang inyong sarili, ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya. Ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit kayo'y nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu ng Diyos. Salamat sa ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon purihin, awitan ng bagong awit, purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalakaw Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang, sa kanilang pagpipista ay magsaya at magawitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila
at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipus siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Hesus Nazareno. Nakita natin ano ang saysay ng dasal at panalangin kay Hesus Nazareno. Tayo mga deboto, bakit tayo nagdadasal? Bakit tayo walang sawang nananalangin kay Hesus Nazareno? Para kay Hesus Nazareno, ang dasal ang pinanggagalingan ng liwanag at lakas sa kanyang buhay. Kaya siya nagdarasal upang lalong matanggap ang liwanag at lakas ng Diyos. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, para bagang ang dami-daming ginawa ni Hesus Nazareno. Tinawag ang mga apostol, nangaral, nagpagaling sa mga may sakit, naglakbay sa iba't ibang mga lugar, pinalaya sa mga masasamang espiritu, at sinabi na sinikap siya ng mga taong hipuin sapagkat damang-dama nila na may kapangyarihang lumalabas sa kanya. Hindi hubad ganito rin ang nasa puso ng bawat deboto. Ramdam na ramdam natin ang kapangyarihang lumalabas kay Hesus Nazareno sa mga tapat at taimtim na dumudulog sa kanya. Ngunit mga kapatid, gaya nga ng sabi ko, liwanag at lakas ang bunga ng panalangin. Hindi lang ito himala tungkol sa ating ipinagdarasal. Opo, nagdadasal tayo ng kagalingan, kaginawahan, kaayusan sa buhay, at kung ano-ano pang mga intensyon. Ngunit, ang panalangin ang nagdudugtong sa atin kay Hesus Nazareno upang magsilbing liwanag. Liwanag upang malaman natin ang dapat tahakin sa buhay. Liwanag upang ating matalastas ang kalooban ng Diyos. Kaya nga't taliwas daw po ang isang taong nagdarasal kung patuloy pa rin siyang lugmok sa kasalanan. Taliwas daw po ang isang taong nagsasabing may debosyon ako, pero sumusuway ako sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, pinapaalalahanan ni San Pablo ang mga taga-Korinto, bakit kayo nagkakaganyan? Bakit kayo nag-aaway-away? Bakit kayo namumuhay sa kasalanan? Bakit taliwas sa kalooban ng Diyos ang inyong pamumuhay? Bakit ganyan ang inyong paghatol? Hahatulan kayo ng Diyos. Marahil gustong sabihin ni San Pablo,
kulang yata kayo sa dasal. Sapagkat kung tunay kayo nagdadasal, ang liwanag at lakas ng Diyos ang dapat nagahari sa inyo. Kaya nga mga kapatid, ito rin ang ating ipagdasal na sa ating pagtawag sa Kanya, lalong maging malinaw gaya ng pagpili ni Jesus sa Sareno sa Kanyang mga apostol, gaya ng paggawa niya ng Kanyang misyon at pagtupad ng kalooban ng Ama, ang dasal natin magbigay liwanag. Siguro po iba sa inyo ngayon, may kailangang piliin, desisyonan, panigan sa buhay. Nawa, ang pagdarasal natin makatulong, piliin natin yung mabuti at tama. Marahil ang iba sa atin ngayon, pinanghihinaan, pinanghihinawaan, naguguluhan sa buhay. Nawa ang pagdarasal natin magbigay sa atin ng lakas, bagamat maraming tukso, bagamat minsan nakakawalang gana kapag nakikita natin ang mga pangyayari sa buhay, nawa ang pagdarasal ang magdugtong lakas, magdugtong buhay, magdugtong gana sa ating pagpapatuloy sa buhay. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, hindi lang umaasang mapakinggan siya ng Diyos. Isang ganun tayo sa dasal, di ba? Pakinggan niyo po kami, Panginoon. Pero ang tunay din po nagdarasal, naririnig niya ang Diyos. Ang tunay na nagdadasal, tinatanggap niya ang liwanag at lakas ng Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, turuan nawa tayong lalong magdasal ni Jesus sa Sareno. Turuan nawa tayong maging bukas sa tinig at hamon ng Diyos upang sa gayon ang liwanag at lakas ng Diyos ang siyang manahan sa ating puso. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Ang ating tugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para kampanan natin. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumaon naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo.
Makapangyarihan Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, sa kabutihan mo, ngunin at tanggapin alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming maialay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Jesus, meek and humble of heart, hear me, deliver me, O Jesus. From the desire of being esteemed, from the desire of being loved, from the desire of being extolled, deliver me. Handog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan.
mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pangayuda. Ang simbahan ng Quiapo po ang isa sa mga unang tumutugon kapag may nasasalanta, at kahit walang kalamidad, regular po, buwan-buwan, tayo tumutulong sa mga parokya at kumbento na may programa para sa mga mahihirap, sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Lunas at lakas, liwanag ang bunga ng ating pananalangin, sapagkat kapag tayo nagdadasal, ang awa at kapangyarihan ni Jesus Nazareno ang suma sa atin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang liwanag at lakas ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.